Mga kapuso, 23 taon na nga pong nakararaan na maganap ang isang napakalakas na lindol at napuruhan po rito ang lungsod ng Baguio. Ginugunita po natin ngayon ang malaking trahedyang yon sa ating bansa at narito po tayo sa Barangay Rizal dito sa Makati. Isa po itong tukoy na lugar na dinadaanan ng Marikina West Valley Fault Line. Kumustahin po natin ang pamumuhay ng mga tao rito at makakasama po natin ngayon si Aling Remedios Regadio. Magandang umaga po sa inyo, Aling Remy. Magandang umaga naman po. Unang tanong ko po sa inyo, naalala nyo ba yung mga pangyayari noong July 16, 1990? Gaano po kalakas yung naramdaman yung lindol dito sa inyo? Opo, at yun po ay hindi po namin talaga makakalimutan. Super lakas po talaga. May nasira po ba sa tahanan ninyo noong araw na yon? Meron po. May mga biyak, crack ng bahay. Kanina po mga kapuso, pinasyalan natin yung bahay ni Aling Remy dito sa Barangay Rizal. Ano? At nabanggit nga po natin na isa ito sa mga tukoy na lugar na dinadaanan ng Marikina West Valley Fault Line. Meron po kayo kanyong napapansin na kakaiba sa mga bitak sa inyong bahay? Opo. Yung pong bitak sa bahay po, pagka nagkakaroon po ng baha dito sa kalsada at mataas ang tubig, hindi naman po kami pinapasok ng tubig baha sa aming bahay, sa terrace. Kung hindi po, yung bukal na tubig na galing sa ilalim, na malinis, malinaw po siya, yun po ay napakainit po. Tsaka may tinuro po kayong bitak kanina na kahit anong patong ninyo ng panibagong simento, ay yun at yun din ang nabibiyak, ano po? Opo, tatlong beses na po kaming nagtambak, so nandun pa rin yung biyak na nagpinagmumulan po ng mainit na tubig. Gayong alam po ng mga taga rito, kayo po, na may active fault line na po dito sa inyong lugar, ano? Anong paghahanda po, anong pag-iingat ang inyong ginagawa? Alam naman po natin, hindi natin alam kung kailan tatama ang isang lindol, ano? Paano nyo po pinaghahandaan yung ganitong posibilidad? Well, actually po, sir, meron po kasing project po ng barangay noon na kami lahat ay binigyan ng briefing or paghahanda tungkol sa ng lindol. Ngayon, kami po ay ready na sa ganung pangyayari po. At meron din po kayong identified evacuation center dito na banggit nyo? Meron po. May mga nakalagay po sa mga iba't ibang street na arrow na nakalagay doon, earthquake evacuation na project po ng lungsod ng Makati po. Sila po ang naglagay po noon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Remedios. At yan po si Aling Remedios Regadio, isang residente dito sa Barangay Rizal. Tandaan po natin, hindi natin masasabi kung kailan, kung saan, kung gaano kalakas ang isang tatamang lindol. At ang tanging magagawa natin ay ang maghanda para sa anumang posibilidad. At yan po ang ating live report mula dito sa Barangay Rizal sa Makati. Balik muna tayo sa studio.